another episode of the Bro Show. Kaya lang, may 2/3 lang tayo. Oo nga, para tayo nagde-date. Parang date night natin to, bro, eh. Oh yeah, we're just hanging out. Bro, oh, oh, oh. We're just hanging out. Oo oh, naman. Bitaw mo yung kamay ko. Ano, bro? Oh, bro. Pero iba tong lugar natin, ah. This is not a studio. Of It's course. Not a basketball court. Where yes. are we? Where are we? We're in Yaku. Yeah, Yaku. Yeah. Alam mo, sabi mo Yak eh. Hindi. Yaku. Yaku. Oo. Japanese. Kaya kita mo naman. We're dressed. Oo nga eh. Nag-long sleeves pa. Naman, eh. Kasi nakakahiya naman, di ba? Kasi class tong lugar natin ngayon. Nag-improve na tayo ngayon eh. Gutom ka na ba? Actually, oo. Kanina pa. Nakain ka. Ay, order muna tayo. Order tayo. Andare, ito. Pili so tayo. We are in Yaku here in Podium. Yes, Podium, yes. Okay? So this is a special episode of the Bro Show. It's our Japanese episode. Japanese episode. Japanese episode. Saan yung mga Japonesa dito? In fact, mamaya guest natin. Naroon na. Hapon ano? Din. Ha? Oo. Ganun ba? Mamaya. Ah, sige, sige. Kakain muna tayo kasi gutom na. Sige, sige. Let's order. Ito, parang masarap itong Yaku platter na ito. Eh. Sige, ano? Dali. Ano pa? Order ka pa. Ako, ang favorite ko dito, yung assorted sashimi. Oh, yan ang lagi ko ino-order dito, bro. Oh, sige, dagdagan ko pa ng gyoza. Huwag ka tumawa. Alam mo, dito sa Yaku, hindi tinatawag yung waiter. sorry. Para ka nagpapara ng jeep eh. Sorry. Okay, dito pinupindot mo press lang to. Press button for service. Okay, subukan natin ha. Sige. Okay, order na tayo. Anong gusto mo? Yaku platter, assorted sashimi, tsaka gyoza. Sige, I will press now call. Toot! Ay, teka. Ayan, kita mo nandyan na yan. Ayaw pa rin eh. Ha? Pindutin mo ulit, di lumalapit eh. Toot! Hindi, pindutin mo talaga. Ha? Ayan. Uy! Oh, ayan. Pang-klase. Yan. Wow. Okay. Pang-klase, oh. Okey-dokey. Sige, kayo na mag-usap. Bakit? What does, ano? What does, bro, what does Yaku mean? Yaku mean? Kulo naman ito. Ano? To grill. To grill. Oh, grill. Kasi yung mga pagkain dito, ano yan eh, karamihan mga grilled yan. Ah, ito. Ganda ng pagkakaihaw nito ah. Hindi, bro. Sashimi yan. Sashimi yan. Akala ko lahat ihaw. Karamihan lang. Tapos mga iba-ibang ano. Okay, kain muna kayo. Sige, seryoso. Sige. Ikaw na muna mag-segment. Ha? Seryoso. Pag-usapan muna natin yung mga nangyayari sa world. Sa world? Sports. Sa world of sports. Sige, 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 pag-usapan na natin. Okay. Sige, again. Okay. I think ang tinexusahin nyo rin na, bro, kailangan pag-usapan natin yung handicapping, ha? Kung sino yung nagsasalita, huwag mo na kakain. Hindi, sabi nyo kanina, sabi nyo eh. Sabi nyo sa akin, we have strong opinions about the handicapping rule. Oh, ano yung strong opinions? Ako, okay lang. Ha? Hindi sabi mo kanina. Ay, di ba yun? Hindi yun sabi mo eh. May, explain nyo muna sa fans ano yung handicapping. Yung handicapping, yung bottom four teams, okay? Combined, sige, no? Abahan mo combined dun sa combined dun sa first and second conferences, the two worst records para combined yun, no? They will get a an option to get unlimited na height na import. So the teams that were able to get that were Blackwater, Kia, Global, Paraco. Anong problema dun sa handicap? Anong problema dun sa handicap? Hindi, wala namang problema. Pero so far, it's working. Kasi it's working in what way? Those teams are actually very, very competitive. Itong ano, actually, ang league leader, Barako, ha? Kumain ka talaga? Oo, oh, kumain na yan. Bastos. Ano man display lang? Baka sabihin nila props to eh. Ah, hindi, tama. Tingnan natin. Tira nyo yung guest natin mamaya. May guest ba tayo? May guest pala tayo. Uy, dagdagan mo ito. Baka nakakaya sa guest natin. Okay lang yun. Kumain na dito dati. Hindi. Anong tanong mo? Yung handicapping. Okay. Parang sobra eh. O bakit sobra? Kasi biro mo 7-footer eh. Tapos may Asian pa. Bagay lahat naman merong pwede option. Pwede mag-Asian. Mag-Asian. Pero ang hirap eh. Di ba pag, lalo na ngayon, very limited yung bigs natin. Na work. Local bigs, ha? Oo, kasi problema na nga eh, kung wala ka mga match up for Junmar, Greg, di ba? Problema na yun eh. Tapos may 7-footer pa. Tapos 7-footer pa.
So parang talagang sobrang handicap yan. Hindi lang talaga isang kamay eh. Mm. Pati paa tinanggal eh. Dalawa, ano na tanggal talaga? Tanggal ang sapatos. Yan. Nung ano? Oo, okay, sapatos na yan. May issue pa dyan ngayon sa ano ha? Sa liga, sa mga coaches, yung sapatos na yan. Oo, eh pero mamaya na yung sapatos. Yung ano, parang ang hirap, no? Kasi yeah, lalo na, I mean, like, for example, yung San Miguel, kaya lang sila walang walang 7-footer ngayon is because nag-champion sila ng first conference. Mm-hmm. Pero na-out naman sila ng second. Pero kung nagkataon na medyo mababa yung ano, oh, imagine. Baka pwede sila mag-ano. Oo, oh, oh, with June Mar. Tapos may ano, Jesus Maria Jose. Ano? Tuloy mo. Ay, matapakasarap, sarap. Hindi, ito. How, in your opinion, ngayon, just discuss it. How far will these teams that actually have that took advantage of the handicapping rule, how far will they go? Is it enough for them to be a top four team at the end of it all? Talaga seryoso. Seryoso kung hindi magsalita. Nah, just look at the standings. Oh, baliktad eh. Parang kung ano dati, mo, baliktad. Baraco, 3-0. Hmm. Tapos, Global, maganda rin naging start nila. Para ng dalawang sunod. Yes, Kia, maganda na rin ang standing nila ngayon. Even Blackwater defeated Ginebra, which is considered a top elite four team. So, one of the elite teams. So talagang, I think, kung yung goal is to try to even up. Oh, parity. Yes. That is the intention of the handicapping rule, parity. Yes. Probably you would say they are succeeding. It's working. But on the other end, are you penalizing success? Yan yung ano, that is the counter argument. Are you rewarding teams who did not do well? Yes. Diba? Kasi parang there might be a difference between helping them out and actually rewarding yung sobrang incentive nung naging, subpar performance. That's in right. Previous conferences. Kasi supposed to be, if you don't perform well, yung draft na yung ano mo eh. Yun na yung reward mo. Eh, paano pag nabigay mo na yung draft mo? Pag napamigay, na-trade naman. Na-trade na. So, ibig sabihin, yun ang problema. Pero, eventually, dapat long run yung long term. Not instant, di ba? So, ibig sabihin, parang, yun nga eh, paano naman kung nananalo ka? Porkit nananalo ka, biglang dehado ka na lang. Kasi all of a sudden, dehado ka. So, parang yung success mo, parang nagiging ano pa, detrimental pa for the future of your team. Dahil nga sa handicapping rule. Well, nandiyan na yun eh. Ganda yung ano mo ha, talaga scientific. That is my analysis. Andiyan na yun eh. I think the, I understand may mga nakakausap din tayo, they don't like it. Kasi nga, like these two gentlemen said, masyadong malaki incentive for teams that did not do well previously. On the other hand, kung fan ka naman, maganda rin may bagong panlasa na UC conference we're in. Bago yung landscape of the league. I'm pretty sure the PBA naman is looking into this and they'll evaluate at the end of the Governor's Cup and see if the experiment worked. Ako gusto ko lang naman na nag-experiment. I'm happy with that. Yeah. If it does not work, if masyadong malaki incentive, then they will tweak. Ganoon naman ang PBA, di ba? I just like even with the Asian imports, some like it, some don't. I just like that the PBA tried something new. Yes. So the handicapping, and then the Asian import, and then if it doesn't work, kunyari nag-backfire, di ba? Nag-champion, yung isang team with the handicap, bawas ng konti. Sumobra. Mag-tweak natin ng konti. I think you just use one conference and that's okay. I mean, use one conference and then tweak it after. So, hindi, paano kung nag-champion nga yung isa na may handicap? Does it mean na it's not working or is it working? Kasi nga, sila nag-champion eh. That's the purpose. Ano nga, parity. I think everyone naman will see, all teams and the coaches will see, parang sumobra nga. Sumobra ata. Gawin natin 6-9 lang, parang ganun. You tweak it. Lalo na kasi, two conferences with imports eh. Di ba? So, susunod, hindi na Asian. Visayan import. Pwede. So, kaya nga eh, kung for this season, tipong nag-succeed ka. Next season, parang two conferences kandehado.
sana yung handicapping sana sa isang conference. Isa lang. Okay. Oo, wag naman sa dalawa. And then yun nga, I think what we're doing is we are sparking a conversation about the handicapping ano para makita rin ng tao. Oo nga, mapaisip din sila. Okay lang yung ano eh, yung 6'9" and then unlimited. Mm. May laban pa eh. Yes. Pero ngayon 6'4" eh. Oh. 6'4" tapos unlimited, oh, di ba? So kung kahit nga sa boxing, hindi ano yan. Wala pang match-up. Oo, wala pang match-up yan. So medyo ang galing pa nung import ng Barako. Mm-hmm. Di ba? Si McMorrow. Sobrang, ano. I'd like to think, okay? Let's say, Pure Foods, Star, is the defending champion of the Governor's Cup. But they only did the defending champions in terms of name. Yeah. But not of the same format. So it's actually a very hard tournament para sa Pure Foods, para sa Star. Yeah. Because iba na eh. Hindi naman ito yung pinanalo dati. Dahil dati, pare-pareho tayo, 6-4 lang. Walang handicap. Walang handicap. So it's a little tough. Yeah. It's gonna be a little tough. Okay. So, on that note, let's take a break. Oh, huh? Sige. Ano? Tapos, teka muna, may bisita tayo, di ba? Oh. Sino yung bisita natin? Pakalala mo mamaya. Mamaya, pakalala natin. Mamaya, oh, pakalala. Pero expert natin, siya. Expert yan. Pag-usapan natin yung ano. Ano ba? Saan pa siya? Ano ba expertise nito? SEA Games. Yung ano? Volleyball. Players. Volleyball players. Volleyball players? Volleyball. Hindi naman players lang. Hindi volleyball the sport. Marami itong alam sa volleyball. Hindi sinasawsaw yan dyan, Brad. Masarap eh. Di ba the customer is always right? Ano sinasaw niya? Yung ano, yung as para maki. Ito? Bale, gusto niya eh. Diba the customer? So, the customer is always... Okay. Tama ka na, tama ka. We'll take a short break. We will have our special guest here in the Bro Show. In wala yung lasa eh. Naging mga... Parati pinapakalala, ang dami na nakain. Salamat tayo, Diyos. Ano eh, wala na. Paborito ko pa naman yun. Talaga, pag natabi sa kami dalawa. Welcome back, bros. As promised, we have a special guest. Oh, yeah. Yan. Okay. And because we are in Yahoo. Yes. Our special guest is Japanese. Oh, really? Hello, Revilla-san. Oh. Hello, Revilla-san. Hello, Revilla. Of Kia. Kia Carnival. Yeah. Kia Carnival? No. Kia Carnival. Para may amhit lang. Kia Carnival. Kia Carnival. Carnival. Peria. Kia Peria. Yeah. Ano na sila? Ang Kia ngayon, one of the elite teams. Ganun na. Kasi kung pag ang Kia tinatalo, hindi basta-basta yung mga tinatalo eh. Kamusta ba bonus? Kasi siyempre, di ba? Ano ba naman yung mga tanong mo? Coach regular. Nanonood si Coach dito, sabihin. Nagre-reklamo ka. Regular lang daw yung bonus. napakagalante nga ni boss man. Magpapasalamat na lang ako. Salamat ka. Ano ba pinagkaiba? Bakit ba biglang nananalo kayo bigla? Kagad, ha? Parang unexpected. Aminin na natin. Grabe ito. Diba? Expansion. Grabe kung makasalita ito. Kung tinalo kayo, unexpected kagad. Hindi pa. Maglalaro pa kami. Oh, ah, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Last conference nga. Oh, so, ano ba pinagkaiba? Kasi, sa ano, parang ang bilis nung pagka... Pag-inspired lang siguro, inspired. Lalo pagkalaban yung mga malakas. So ano yung source of inspiration? Siguro, the challenge. Hindi naman niwala. Challenge lang. Hindi, maraming ano eh. Kasi, alam ko, maraming benefits of being a player of Kia. Yeah. Isa sa mga ano yan. Hindi, sige ito. Kung yung mga narinig benefit, ko-confirm ni LA kung totoo. Maliliit na bagay lang. Ano yung mga ano yan? Condo. Totoo ba yan? Condo. Free stay. Free stay. Kami, kasi naman, para naman si Musuel ito eh. Totoo naman. Kasi they represent a car. Oh, alam nga naman ibang coche. Yes, so dapat lang, diba? Dapat lang talaga.
Eh, no, ikaw, anong margarine mo sa bahay? Star. Diba? Ikaw, iba? Star. Oh, ano? Meron pa, minsan, pero minsan ginagamit ko yung star with chocolate. Yung yeah, chocolate. Star choco, star choco. Kamusta ano? Kamusta yung import nyo? Okay naman siya. Okay naman. Ano ba, may magaling mag-English? Oh, kasi from Senegal. Senegal ba? From Senegal, pero... Paano ba i-pronounce yun? NJ? Paano ba? Indiaye. 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 Parang ano yan? Ano ba first name niya? Hamadi. Hamadi Indiaye. Ano tawag niyo sa kanya? HD. HD. Wow, klaro-klaro ha. Kasi first letter ng last name niya is SN. M. Ewan ko ba't paano naging HD. Oo nga. Oo nga, no? HD. So, siya nagsabi? Siya nagsabi? No. Bigla na lang. Kayo na lang. Kayo, kayo. Nag-start sa mga coaches. Like, HD. Sinong di mo mag-spelling? Sa mga coaches nyo? It sounds better na pag-HD. Kesa HN. HN. Pero ang laking bagay sa inyo, no? Do you think fair yung handicap? Siyempre, sabi niya, it's the best. Galit ka talaga. Hindi nakapaganda na gawa ng PBA. Hindi. Laking bagay. Laking bagay. Kasi kay PJ Ramos, di ba? Parang hindi mo matibag yun eh. Tapos ngayon, ito si NDI eh. Di ba? So, parang ano eh. Ang laking bagay. Hindi, mayroon pang Asian si ano. Jeff Chan. Kala ko sa inyo na si Jeff Chan. Siya marunong mag-English rin si Jet. Eh si HD, marunong din. So walang communication. Oh sige, ang bilis naman ng servisyo talaga dito. Oo. Ano naman to? Bisa yan. Basita natin yan. Spicy. Oh, kasi next week makakalaban natin para sumakita siya. Next week pa naman eh. Oo. Okay, so. Hey. Ano ba tinatanong ko? Nakita mo yung pagkain, wala ka. Wala ka, bro. Hindi. Ako may tanong. People probably wanna find out. Bakit wala sa inyo si PJ Ramos? Kasi people expected babalik si PJ. Diba? Medyo, nung last minute, medyo conflict dun sa schedule niya with Puerto Rico kasi he's playing for I think isang sports club nila. Mm-hmm. Eh yung contract daw niya until July. Mm-hmm. So I think hindi na pumayag yung Dapat nga kasama pa siya ni Manny, diba? Yun, at saka bakit hindi kasama siya ni Manny dun sa likod? Bakit naging si Jimmy Kimmel? Eh masikat naman si PJ Ramos kay Jimmy Kimmel. Oo nga naman. Actually, si Jimmy Kimmel yung malas eh. Bakit? Siya wala dati. Ganun yun. Ganun pa yun, Jimmy Kimmel. Eli, ano ba height mo? 5'7". Paano mo na-offset? I mean, from... Ano ba ginawa mo noon nung bata ka pa ganyan, 5'7"? Para ma-offset yung height disadvantage na hindi nagawa ni Miko. Hindi naman ako basketball player. Hindi nga eh, pero sasabihin, porkit maliit, wala nang pag-asa. Okay. Para ano? I think sa akin, ever since kasi ganito talaga yung position na nilalaro ko. Okay. So, I never ka nag-sentro? Kasi sabi ba nung isa nag-sentro sa dati? Excuse me, power forward. Malaki naman difference noon. I played the four. Pero iyan lang edad mo, tapos yung kalaro. Hindi nga eh. Yung mga bata ko kayo, lagpas na sa akin. tapos. So from grade school, point guard ka na noon? Okay. Kasi normally, di ba, minsan forward, iba ka sentro, di ba, biro nagiging point guard. Oh. So I think, yun yung nakatulong talaga. So parang baga, you've been training as a point guard all your life. So baga, nagdadala na ako ng bola ever since. So, How's your health? Di ba nagkaroon ng issue about Salasal. Right now, still the same. Ginagawa ko pa rin yung maintenance ko, yung medicines, tapos diet. What is it? Ano ba yung condition na... Na-diagnose ako with diabetes and hyperthyroidism. Okay. So may maintenance na for... So, if you have diabetes and yung hyperthyroid, why would that make it difficult for you to play basketball? I think nung college, medyo concerned lang yung doctor ko with my health and... Kasi nung time na yun, ayaw niya as much as possible involve ako with strenuous activity. So, you don't know minsan kung ano yung level ng diabetes mo, blood sugar mo. So,
nung time na, but then he was open, actually she was open na makakabalik ako. So depends lang kung ma-maintain ko yung blood sugar ko. Mm-hmm. Yeah. Kailan ka na-diagnose? 2009. How old are you then? Mga bata? 19. Second year. Oh. Takot ka ba nun? Na baka parang what will happen actually, to my career? Hindi ako natakot. More of nagulat ako. Na parang, bata ko pa, may diabetes. Mahilig ka ba sa, oh, sa sweets? Sa sweets, oo. Oh. Ah. And that's hereditary. Gary V, di ba? Oh. Nag-insulin, ano ka na rin? Before. Ngayon, okay na. Ano ang maintenance mo? Wala na, okay ka na? Ano na lang, tablets. Metformin. Okay. Okay, ang ganda ng nilalaro nito si Ellie, you know? Don't you feel, you don't feel any intimidation? I mean, playing against a lot bigger guys, like, and yung mga talagang veterano. Parang ano eh, parang hindi ka na sisindak eh. Di ba, ano? Wala ka bang at all being in awe of players that you've watched before? Actually, honestly, until now, na-feel ko pa rin. Every time, yun nga, if we go up against... Sino ang pinaka-idol mo before? Before? Alapag and JV Cash. JV? Hindi kayo nagkasabay ni JV, no? Nag-abot kayo? Okay. So what do you feel pag yung katapat mo sa court, binabantayan ka, binabantayan mo? Is there that, ano, that parang starstruck ka or nadyajahe ka na, eh, mahihiyan naman akong tirahan to. Ninja ka, ha? Ano nangyayari? Ano ka ba? Pag pinitinggan ni Nico yung stop na yan, eh. Paano man yung favorite ko dyan? Na ano ka ba? May jahe ba na parang, ayoko saksakan to. Baka magalit sa akin, eh. May ganun? Hindi naman. Hindi naman. I think, if tinitingnan ko in the other way, na parang, it's my chance to go up against them. So, okay. Nasiko ka na? Oh, dami beses. Sino na Nico? Sabihin mo, sagot ka namin. Sige, sabihin mo. Sino yung unang-unang na Nico sa SPBA? I'm sure di mo makakalimutan yun. Si Paul Artadi. First game nyo? First game. doon sa Philippine Arena. Ito best player. Tama. Kasi most of the key of victory, si LA ang ano? Yeah. LA ang, hindi si PJ Ramos. Si PJ Ramos. Pero ang gusto nung malaman ng tao, kung ano mga weakness mo sa laro? Oo. Ano ba sa tingin mo? Kung babantayin mo ang sarili mo? Assignment mo ba kaya? Ba't yan naging scouting report video? Pisira ka natin, ano ka pa? Kumusasagutin na ilay. Akala ko. Hindi na sagot talaga. Akala ko. Sagutin. Ayaw ba? Dalawa pa sila. Ayaw namin madisgrasya ulit. Huwag sa lang nung import nyo. Yung strengths mo na lang. Kung saan mo yung gusto mo, dalhin yung bola. Ano sa'yo mo pa gusto? Strong right? Kaya naman eh, niipit nyo yung guest. Pero one of his strengths, yung papansin ko ngayon, yung left-handed floater. Oh, floater. Tsaka kaliwa pa. Hindi ka naman kaliwete, di ba? Thanks to Coach Chris. Coach Chris kasi yung... skills and conditioning namin. Sometimes when may extra work kami sa kanya. So, before I used to right-hand floater, experiment namin, left-hand. So, sa PB mo na lang na-develop yan? Nung college, medyo nagagawa ko na, pero minsan napapagalitan ba kasi ako kasi natanong, lalo na kay Coach Franz dati, sabi niya, tinanong niya ako kung kaliwete daw ba. Ba't daw tumitira ng kaliwa? So, after nun, din ako tumitira ng kaliwa. Kanan nga, hindi mo ma-shoot kakaliwa. Diba? Madalas natin marinig yun. Kahit kanan, bawal shoot. Hindi ano, buti nga siya kaliwa lang na pinipigilan. Ano ba? Do you still... I'm sure you miss playing in college, no? Sendo ka talaga nakilala, What were your most memorable games? If you could pinpoint one. Medyo madali lang. Siguro nung papasok kami ng finals and kailangan namin talunin yung Ateneo. not Ateneo. FEU. FEU twice. Bilis mo na eh. Hindi lang Ateneo. Twice. Twice. Kasi nung time na yon. Stepladder. Stepladder. Yun yung nag-champion Lasal, di ba? Champion, di ba?
Isa ka nung 5 feet. Pero very interesting nga, kasi you know, you're talking about yung relationship sa ane, di ba? I mean, sila yung sa girlfriend mo from Ateneo, right? I mean, kasi dati unheard of yung mga ganun, eh, no? Like, ngayon pa, marami ng ganun. Marami. Oh. Diba? Dati, ano yung skandalo yun? Pag ano, Ateneo ka, Ateneo star player ka, tapos nasa yung girlfriend mo. Yung ano lang nga eh. Yung hindi pa star player, yung kumbaga, yung maganda ng Ateneo, ganyan. Hindi pwede, hindi ka pwedeng lumabas kasama lang sa Lucia. Bawal, oh, bawal, oh. Other way around. Ay, sayang, ganda, ay sayang, taga Ateneo. Talaga. Yeah, Jay, totoo yan. Nung panahon kasi nila, 8 years ago. Hindi, dati kasi ganun eh. Parang dapat, yung sa Ateneo lang. Stick to your own. Stick to your own. Pag yung sinabi, oh, mapapadate ako tagalasan, ayoko. Hindi ka ba na, no? Wala ka na nadinig na ganun? From the alumni, usually alumni eh. Yung mga diehard talaga. Alumni actually, wala. Wala? Wala. More of wala kasi Twitter yung mga eh. More of fans. Ay, fans. Fans ni, no? Fans mo, fans niya. Hindi ko alam, Tindik muna, pakilala mo natin who ano, pakilala mo naman sino yung ano mo, sino yung significant other mo. Si Denise Lazo. Agad dito yung ngiti, lagpas yung ano dito eh. Denise ha, hindi man Denden, Denise. Yeah. Ano ba tawag mo, Denise or Denden? Den. Den. Gano katagal na ba kayo? 14 months. Wow, nagmamansari pa! Sigura lang yan! Pagkatapos, kailangan mo na rin magtipid! Magastos yung mansari. Hindi naman mag-servit naman. Ano yung nag-usapan namin yan? Dali mo dito! Dali mo dito, libre yung ano. Ang alin. Tubig. No, but what's it like, you know, to be... Ako, I really think yung mga ganyan. So, you're a PBA player, si Denden is a volleyball star, you're basically a celebrity couple. Do you feel that na parang, you know, you're not a regular couple. You have people who can recognize you, naglalakad kayo sa mall. I'm sure, napapatigil kayo kasi may mga nagpa-picture, nagpa-autograph, gano'n. Ayun po. Siguro feeling ko normal na naman yun. Kasi, syempre... Sanay ka na, gano'n? Hindi, hindi. Kasi, syempre, yung mga tao ngayon, they're medyo tutok sila sa media. Okay. So, PBA, dami ngayon ng PBA, even volleyballs now. Mm. So, I think it's part of that. Okay. So, wala, you don't have any problem with the extra attention? No. Sino mas matangkad pala? Ako naman. Hindi mo naman mag-date na mas matangkad sa akin. Ano ka ba? Yun ang confidence. Ultimate confidence. But let's say, kunyari, you use volleyball because, syempre, your girlfriend is a volleyball player. Do you watch all the games? Do you follow? Alam mo ba yung nangyayari sa volleyball ngayon? Yeah, basically around her lang. Mm. So, kunyari, Ateneo lang. Ateneo. SEA Games. With PLDT rin, sa B-League. Yeah. What's the biggest thing that's changed for you since you entered the PBA? I think siguro being a professional. Siguro under that is yung consistency and hard work. I think yun talaga yung one thing na I've learned since na compare nung the first time na pumasok ako ng PBA with Global Court. So, yun yung biggest learning na. So, Global, after ng Global, Nag-Global ka pa. Ako na nag-draft sa'yo, Global eh. Global, tapos after that, hindi naman kaya kakagad? From na, di ba? Nag-stop, nag-ganon ka muna. 1 year ako sa Global, and then after, D-League. Nag-D-League, bumulik at D-League. Okay. And then, you ended up in Kia, nag-tryout ka? I see. Under si Coach Glenn pa? Coach Glenn pa yun. Ah, okay. And then, ano na. Yan yung tryout ng bayan, di ba? Nung Pilipinas ata, nag-tryout eh. Doon sa, ano? Ang dami nang. Ang dami pa rin naman kayo ngayon, di ba? Hindi naman. Ang dami pa rin. Hindi, pero mahirap i-scout ang Kia. Bakit? Kasi bawat linggo nag-iiba yung lineup. Di ba madalas kayo magpalitan? Pinalo niyo pa si Coach Ying eh. Sa Oriner side, yung starting pile lang nagbabago. Ito lineup parang nagbabago. Part ng strategy yun. Wait, pero kahit pabago-bago, si Ete lagi nandun. Lagi nandun. Yun ang susi. Yun na importante. At least yung susi ng coacher sa kanya pa. Yun ang importante doon. Ano ano? What is the biggest misconception about Kia? Kasi people have parang perceptions about
ang Kia ganito, Kia ganyan, itong team ng Kia ganito. What is it about your team na hindi yung tipong laging nami-misinterpret ng tao? Na siguro hindi kami palaban. Yung parang ano, ini-small kayo. Mm. Did you ever feel that during the game? Like, for example, sa pure foods daw, naramdaman ko. Hindi, parang alam, nakikita niyo pa na yung warm-up ng team. Well, tapos nakikita mo yung first quarter. Manalang minsan pag ini-small ka, di ba? Did you ever feel that? Siguro, ngayon meron pa rin. Pero nabawasan na nung pero nung simula nung nanalo. Simula nung nagkaroon kayo ng 7-footer na import. Hmm, laking bagay. Paano mo naman yung small si Pinche Ramos? Ito naman eh. Ha? Hindi talaga kasi iba na talaga yung ano. Yung magagawaan, di ba? Nakakasintak eh. Bakit? Teka muna, sandali. Sabi mo, parang nag-usap ngayon na parang, alam mo naman pag ini-small, di ba? How do you know pag ini-small ka ng kalaban? What are the seryoso telltale signs? Ano? Parang mo close to the heart to eh. Sorry. Hugot pala to, hugot. Hindi yung manaramdaman yun, I don't believe na hindi mo naramdaman na ini-small ka ng kalaban mo. Manhit ako eh. Dense ako, dense. Hindi ko nairamdaman. Alam mo naman pag sa basketball, di, parang mo alam. I'm sure, at all level, high school, college, PBA, how do you know pag yung kabilang team, ito, siniseryoso. Petics, di ba? Petics. Nag-arutan pa lang. Nag-arutan sa round robin. Robin. Tsaka ano na yung pag sa depensa, pag dinidepensa ang kayo, parang ano lang, sige, hindi ko masyadong depensa ito, parang hindi naman makakasut yan. Di ba? Kahit ano, sige na, tumira ka lang. Parang ano, it's not yung sobrang seryoso dumipensa sa'yo. Alam mo, Char. Wait, na yung nangyayari na ba na may sumeryoso dumipensa sa'yo? Oo, pinagalitan siya. Hindi sabihin niya. Alam mo, Char. Usually, hindi. But to be fair. In your defense. Import na bumabantay sa kanya. Kaya nga ako siniseryoso, hindi ako kinala. But I would blame you, coach of the team. Kulang sa scouting report. Hindi yun nga. Hindi sa buhay pwede. Yun ang utos sa play. Huwag kang magpagod dyan. Ako, eh. Tsaka magtipid ng lakas. Handa ako ka. Minsan pinagwardo sa akin. Point guard. Parang gusto mo na mag-retire. Mas lalo ko na kayo akong tumira pag gano'n. Siyempre, baka masupalpal ka. Nakakahiya eh, di ba? Mas may pressure eh. Maganda na yung import na sumupalpal sa'yo eh. Bro, maganda ba pag yung import yung bumabantay sa'yo eh? Kasi isipin ng tao, ha? Binabantayan yung import. Yeah, no. Pero yung coach ang sinasabi, para makapagpahinga mo. Relax ka muna dyan, bata. Pero di ba, pinantayan nga ako ng import. Look at the coach, respect the they're showing Jason Wynn. Pero ikaw, kunyari ikaw, in your you know, early experience in the PBA, paano mo masasabi pag, grabe, purkit bago pala sa PBA, oh, iniis mo lang ganyan. Meron? Verbal? Hindi iniis mo, or parang, ano, binubuli. Binubuli. Sige, sige. Siguro, dinadaan sa physical, physicality ng so, maliba doon sa inyo. Kamin, walang gumawa sa inyo yan. Walang gumawa. Walang nalo gumawa. Tayo eh. Kung may gumawa yun, sana nanalo tayo. So, di ka rin, nagsabi ka na, si Artadi was your first, ano, first siko. Pero sino yung pinakantodo? Pero sino yung talagang parang namaga yung katawan mo dahil crap? Lamog eh, lamog. Parang alam mo, sino ba? Hindi, actually, hindi naman binugbog, pero binigyan lang. Ah, sige, sino to? Si PJ. PJ? Simon. Simon? Ha? By DJ Simon? Kaya boy nagulat ako. Boy next door, PJ Simon? Baka kamali lang. Nagulat ako. Siguro inagawan mo. Inagawan mo siguro, ano? Baka nainis lang sa akin. Ikaw kasi, mukhang nga harang-harang mo dito sa PJ. Ikaw kaya agawan ka. Magagalit ka rin, di ba? Next time, huwag na. PJ Simon, nasira image nila ni PJ. Talikuran mo lang yun pagkata-drive. Tawag pa naman, the scoring of course. Hindi naman sila jazzy. Hindi naman. Sadya. Ikaw, sino yung sarado lang, nakaganon lang. Nag-sorry siya after. Parang sorry, yun. Wait naman pala talaga si PJ. Si Artadi nag-sorry sa'yo. Wala akong time. Wala pag nag-gibig. Hindi na nakabalik. Ikaw, sino yung mga tinira mo na? Wala na. Oh. Di nga. Kung meron ka pwedeng tirahin. Hindi, di ba? Tirahin mo. That's self-defense eh. Siyempre, ayaw mo mabuli ka. Di ba? Pag ayaw mabuli ka lang, papalag ka. Yeah. So, sino na yung medyo... Sinusumbong ko na lang sa teammate ko. Sila na lang. Sinong enforcer nyo? Sino pa enforcer nyo?
dati si PJ Ramos. Dati si PJ. Bait nga ang PJ Ramos eh. Alam ko na pinagsusubaka mo si Josh. Si Feb. Kaganoon na si Josh. Gago ka! At least galing sa bench. So, in your, ano, sa tingin mo, sa tinatakbo nyo ngayon, bold prediction, hanggang saan naabot ang Kia this conference? We have a target na umabot ng playoff. So ano, ano muna? Quarters. Ito, yung top 8, yan ang target, yung top 8. Oh, siyempre target yun. Oh. Pero ikaw, yung ano mo, sarili mo, prediction, hindi target. Mm. I predict magka-champion kami. Ganun. Hirap naman, hindi naman kasi ako manghuhula eh. Siyempre, hindi naman alam yun, siyempre eh. Ibang teams naman nagtatrabaho. Believe ka sa kakayanan mo. Kakayanan ng team. Siguro... Sa tinatakbo nyo ngayon. Do you feel you'll make the playoff? Ang hirap magsabi. Yeah. You'll make the playoff. Yeah, that's our target. At least quarters. At least last conference, nakaapat kami na panalo. So, isang panalo na yan, na lang yata nun. Ano eh, magka-playoff na sila eh, no? One more win, nabitin lang eh, no? Tsaka punta yata dapat yan, kay Vegas eh, no? Two chances, di ba? Oh, di ba? Sabi niyo, pupunta rin sila Vegas to watch the Pacquiao fight. Kung nakapasok sila. So, hindi nila nasisiputan yung player. Hindi nila nasisiputan yung ticket. Hindi eh, siyempre, ang laking incentive nun, ha? Oh. Di ba? Sige, we'll take a short break. Pagbalik namin, we'll talk about yung relationship ni L.A.K. No? Pambansang kamauhan. I'm sure maraming gusto magtanong yan. Sige. Okay, so we'll take a short break more with L.A. Revilla here in the Pro Show in return. Welcome back to the Bro Show, and it's a special episode because we are in Yaku. Yes, Yaku. Thank you, ah, thank you to the owner. Oh, yeah, the owner. So gracious, ah. Sa podium. Podium, third floor. Sabi nga no owner, mag-refill pa. Wag talaga. Napakagalang. Yosa, yung sashimi platter. Sashimi platter. Mag-refill po. Galing nung may-ari dito ng Yaku. May tempura raw dito. Meron? May wagyu nga daw eh. Wagyu meron? Ewan ko parang wala daw. Wala. Pati yung tempura parang out of stock. So we're in Yaku here in Podium. And we're joined by our special guest, L.A. Revilla. Mm. As many of you know, L.A. Revilla plays for Kia, and his playing coach is none other than Manny Pacquiao. Yeah. Okay. So, maraming curious, how is it like to play for Manny Pacquiao? It's an honor. It's an honor. Beauty contest. Anong sasagot ha? Ang beauty pageant ha? Hindi, seryoso. Bakit ano? Why is it an honor? Iba yung presence niya. Iba? Iba. What a style. Parang gano'y. Parang ako kasi ever since idol ko talaga si Manny sa boxing. Lahat naman. Lahat naman tayo. So, I'm sure you would know paano, like, just his presence sa dugout, sa practice. So, alam mo yung pagpasok ko, the champ is here, gano'n. Extra fire. Alam mo, talaga kami, pag nakakalaban sila, nararamdaman namin yung Pacquiao effect. Na pag nandun si Manny, iba yung nilalaro, iba yung energy ng team nila. May pinapangako ba before the game? Ano to? Sira mo ang ganda nung sinasabi ni L.A. Sinasabi ko lang yung Pacquiao effect nga kasi. Iba talaga may magic touch. It's an honor nga, ano ka ba? May nag-text. Nagtatanong din. Ano sabi? Pangalan Daniel. Ano? Orton. Itanong din daw siya. Orton. Nandala pa sa easy call mo, ha? Easy call ako. Bakit, Bill? Antena pa yan, Brad. Anong madalas na reminder sa inyo ni Manny? Always be aggressive on defense. And move the ball, have confidence. And when you're open, take the shot. Pagka ano, may advice ba siya? Pag halimbawa, merong ano, pag tinira kayo, yan, ano? Sagot ko yan! Sagot ko. pagka ano, huwag kayo matakot. Pag tinira kayo ng kalaban, Yeah, ganun. Huwag kayo matakot. Like, same lang yung tao lang din naman. Gantihan mo, ganun? Nah, hindi naman. Pero pagtanggol mo, sarili mo. Ganun. Paano ba gagawin mo pag pinagtanggol yung sarili? Lalaban ka rin, di ba? Lalaban ka rin, Sa practice. Huwag mo intindihin sa akin. Huwag mo intindihin yung mga ganyan. Sa practice, sinong
sino na ang sino nanunupalpal kay Manny? Ang dahil, wow, hindi ka pwede dumrive. Hindi mo naman masusupalpal. Lagi sa labas eh, no? Lagi sa labas. Ay, imposible ba siya masupalpal? Unstoppable. Okay, lagi sa labas. Hindi ba siya nagdumadrive eh? Uy, yung jump shot. Madrive nga si Manny. Hindi, pag sa... Drive tayo nga yun. Sa ating nga unang nakasunod sa inyo. Pero pag sa practice, mahilig ka na jump shot eh. Jump shot. Sa elbow. Elbow jump shot. Elbows out eh. Pero magkano katagal bago makabalik si, ano, pampansang kamao? Hindi na abot ng this year. No, surgery. Medyo uncertain pa eh. Wala bang... So baka this conference, wala na? Baka. Okay. Pagay na natin yan. At least meron na tayong scouting report. Kahit na pa paano, di magagalit si coach team sa atin na ginawa tayo ngayon. Coach, alam na namin, di maglalaro siya. No? Okay, muna, mahilig ka ba sa gyoza? Gusto mo ba ng gyoza? Gyoza? Sige. O gyoza? So yung order na ng gyoza. Aba, mabilis dito eh. Mabilis ha. Isipin mo pa lang, nagiging ano na, uch. Ito lang, dito sa akin malapit. Sa'yo na nga napunta lahat eh. Ito, sa'yo na ito, sa'yo, para maiba. Hindi, sa'yo, bisita natin. Nanood ka ng ano, ng NBA ngayon? Favorite team mo ata, Houston, di ba? Hindi, ano ka ba? Ranks ba, Houston? Cleveland. Milwaukee! Kasi hindi namin alam ano yung NBA team mo eh. Hindi namin mahulaan kung ano yung NBA team mo. Oo nga. Ako, Houston na sinabi ko. Ako, Milwaukee. Ako, Cleveland. Ano ba NBA team mo? Yun! Lakers! Golden State? Golden State. Favorite player mo, sino? Well, maraming magkagaling dun, ha? Yeah, no! Sino ba yung number 30? Sunday, eh, o 30. Hindi ko alam. Si Bo. Bo? 30 si Bo. 30 ba si Bo? Wala ata lang ito 30. Mauuso yung numero na yan. Sa tingin ko, ha? Steph? Oh. Kasi maraming mga sanggol. Oo. Oh, magiging Stephen ang pangalan. Ha? Huh? Talaga? Oh, parang Kobe, di ba? Maraming mga teenager ngayon, Kobe na. Hmm. Wala namang Kobe nung araw. Tama. Diba? So, talaga maraming sanggol na ma-inspire. Na ipapangalan na, ano, magiging pangalan na Steph. Bakit Golden State ng team? Parang banwagon ka, bro. Dati na ba? Hindi naman yung mas na favorite team. Ngayon lang sa playoffs. So, banwagon ka. Niloko mo kami! So, sino talaga yung team mo? Ano talaga team mo? Yung totoo. Feeling mo sa NBA, ah? Miami. Pero hindi ka sumabay. Hindi dahil LeBron, ah. Hindi dahil LeBron. Ah, even ano pa? Dwayne Wade. Lakas si Miami, ano? Rookie year. Ano ba nagkasakit kay Bosh? Ah, nagkasakit. Masakit si Bosh. So, pero but for the playoffs, Golden State ang pinapanood mo. You think they can go all the way? Yep. Parang gano'n na lang. Two horse race na lang. Bakit hindi? Eh, yung sa East, pilay-pilay na lahat yun eh. Lahat? Ba't parehong team? Kaya nga. Pilay-pilay pareho eh. Ayun ako. Pero kaya na tayo. Ikaw, ano NBA team mo, bro? Aba? Apat yan. Ano? Yung NBA teams ko. Ah, sige, sino? Isa ng Golden State. Isang Atlanta. Mm-hmm. Isang Cleveland. Tsaka yung kalaban ng Golden State. Apat na lang, di ba maalala? Grabe ka, bro. Bakit ba? Bakit ba? Ayun, focus ako sa star eh. Sa star. Malapit. Pero ano ha, alam mo itong dalawa na to, we had an episode before, pinagtatalo na namin Atlanta Hawks. Yeah, tama. I remember that. So, noong time na yun, yung Atlanta, number one in the East, parang winning streak pa ata sila noon. Oh. And I said, being the non-coach, sabi ko, I think Atlanta can go all the way. Mm. Kasi, ano naman yun, binububog nila yung mga kalaban. Mm. Teamwork, everything. Yeah. Four all-stars. Mm. Itong dalawang coach, sabi, walang pag-asa yan. Hindi tatagal yan. Mm. Ikaw, anong tingin mo sa Atlanta Hawks? Layo? Hindi ko maabot. if they can overcome Cleveland? Oo. Honestly, hindi. Hindi, yeah, no? Nga yeah, eh. Tapos ano pa? Na-injure pa yung mga ano? Na-injure si Korver, na-injure si Horford. Si Caro, may injury. Nakita na ng tao eh. Na, si Schroeder, walang tira sa labas. Wala. Hindi naman nakita ng tao yun during the regular season. Ngayon, lahat sinasagan siya. Mm-hmm. Si Millsap, pag nilagyan mo ng mas malaki, hindi niya rin kaya. Yeah. Si Korver, pa-follow mo lang talaga, you have to be committed. Yeah. It's a different level for the playoffs. Although, you know, they are almost successful because they made it all the way to the conference finals. Yeah. Gusto ko Wizards. Wizards yung dark horse ko eh.
Oo, kasi yung Wizards kumpleto, may veterano, tsaka may mga bata. Kulang lang sa oras. Kulang lang yung... Abala lang kukun yan. Always. Kung wala kang maiksi yung kukunon, makarelease na yung bola eh. Oo, oh, dapat hindi lang ano yun. Pero tapos, si Schroeder, binubuli pa ni, ano, ni De La Venova. Ano, ano, ano? Ang pangalan niya. Sige, sige, sige. Tennis player yata. De La Nova. De La ba? De La... Basta kasi itsura niya, alam mo yung parang... De La Vanilla. Yung itsura niya parang ano, alam mo yung sa mga sa, subdivision league, yung mga 15 above na tatay. Ganun yung ano niya kanina. De La Padova. Tapos pag yung mukha lang naman tingnan mo, parang yung mga hired gun ng mga ano, ng Eastern Mafia, mga Eastern ano European lang, Mafia. Mga nasa Game of Thrones lang ang dating eh. Well, I like their uniform, yung throwback. Yung alin? Atlanta. Ayun, natrumpak sila. Atlanta. Pala sa mga Atlanta. Eh, even at full strength nga, pwede pa sila matalo sa Cleveland at full strength, ha? Mm. Eh, ngayon, nabawasan pa sila. Eh, maya mo, hindi pa naman tapos eh. Maya mo, alay mo. Oh, alay mo, ano, makabalik pa. Hindi naman tapos. Anyway, but in the West, kasi yung East, parang it's getting... less and less interesting, you know. But the West, I know Golden State is your team, but itong Golden State Houston, you think it will go 6-7 games? Six, siguro. Six. Six. Siyempre Golden State. Golden State and six. Saan ba yung pag six? Home court na ba nila? Home court na Houston. 0-6 na sila, di ba? Houston against Golden State for the season. Pero tikit, ha? Tikitan yung dalawa. It doesn't matter. Di pa rin yung matalo. Diba? In six tries, hindi pa rin nila matalo. So, malaking bagay talaga yun. Nating game 3. I think big tong game 3 for Houston. Going back to you, Ellie, what do you do in your spare time? Like after spare practice? Spare time, may aso ako. May aso ka? Asong inalagaan niya. Ah, talaga? Anong klase? Anong breed? Labrador. Ah, okay. Labrador. My best friend Labrador. So, anong ginagawa niyo ng aso mo? Nilalagaan mo. Dahil yun ang ginagawa mo buong araw eh. Buti pag sa labas ng bahay, may field. So, okay. Minsan kung like bored or wala nang magawa, wala nang magawa. So, nilalakad mo. So after mo tumakbo, maglalakad na makin ang aso. Matagal mo ng aso yun? 8 months pa lang sa akin. Bago. 8 months? Ngayon, sino nagbigay? Yan tanong, sino nagbigay? Kuha namin sa kakilala ni Ben. Ano pangalan ng aso? Midnight. Ano? Midnight. Brown siguro to, brown. Black. Pa, paano yung schedule nyo? I mean, nag-last kayo ng 14 months. Eh, ikaw, mayroon kong practice. Ngayon, sa SEA Games, yung girlfriend mo, sabi natin, yung ensayo na SEA Games, may morning and afternoon, tama ba? Mm-hmm. Paano pa kayo nagkikita? Actually, dapat nga ngayon magkikita. Ganun ba? Then, sorry, ha? Sana pinapupunta nga namin. Actually, sa'yo gusto namin ma-interview talaga. Pinapupunta nga namin dito eh. May training. Para sa bayan. Paano kayo nagkikita niyan? Usually, after her training. Sa gabi. Sa gabi na. Medyo ano na, no? Late na. Up to what time ba yung training nila? Siguro latest, mga 8 na. Hanggang 8? You pick her up sa training? Yep. Doon na lang kami. Sa Ateneo siya katipunan naman. Okay. So, at least talaga ano. Kung may message ka, kasi nanonood si Dende mo yun. Hindi, sa inside. Hindi, recorded to eh. I'm sure, panonorin niya to. Kasi siyempre, proud siya eh. Diba? Sige. Ano ba tawagan nyo sa isa't isa? Honey, babe, bay? Midnight. Yan ang usong yan eh, bay. Diba? Bay. The bay. Ayun ba yun? Yan ang usong yan eh. Okay. Yung parang mo, sweetheart eh. Sweetheart! Ito yung sinabi niya dati. FTW pa tayo. Ano? Yung dati yung super girlfriend. Watot. 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 Pero tinanong ko. Bro, tinanong ko yan doon sa ibang mga sa lista na ano, meron daw talaga. Tama ako. Watot. Kinonfirm ko yan sa lolo ko. Hey, watot mo yan. Yun ang term dati. Watot mo yan. Watot. After watot, shota. Bata. Bata ko yan. Bata ko yan. Kasintahan pala. Just 1930s pa ata yung kasintahan. Nobyo. Anong tawag mo sa kanya? Anong tawag mo sa isa-isa? Babe. Babago.
Medyo... So, kaya yeah, rin, nunood. Siyempre, proud yun. Ay, panood rin ko si Pete. Nasa bro show. Yeah, yeah. Ano yung message mo for, ano, for Denise? Denise, sana nandito ka. Sarap ng pagkain. Tsaka pag nandito ka ngayon, hindi ako magbabayad. Tweet. Don't worry, just tweet how good the food is. Uy, i-plug mo na tong spot mo. Oo. Pasalamatan na yung Yahoo for hosting the bro show. Hosting the bro show for today. So, I want to thank the bro show for coming over today. No, the bro show wants to thank you for inviting us here. Yes. Well, and we want to thank sports5.ph for handling the bill today. Alin to libre. Swerte. Pero nice to, kasi syempre, dapat yung mga bros dinadala natin dito. Yeah, yeah, yeah. So if you want to know the best Japanese food, punta kayo dito. Yes, told you. Told you, third floor. Tapos pag nandito si Jason, naku, it's your lucky day. Libre. Libre. Basta dito. Nagpa-contest tayo dati ah. Wala pa rin eh. I think, ano, sige next week nga meron yung, ano, yung babae na maganda nanalo, yung... May nanalo. Oo. May maganda. Maganda yung may nanalo. Maganda yung sagot. Nakalimutan ko na hashtag natin eh. Hindi, yung... What were they thinking? Oo nga, pero yung may hashtag? WWW. TT. Oo. WWT. Tapos meron silang ano, oh, yung 5,000 peso. 500 lang, bro. 500 pesos, game check. Grabe ka lang. 500 pesos, game check. Dito sa Yahoo. Oh, sige, sige. Next week, announce. Paano alam mo sa akin? Natin, oh. Kasi baka sabihin niya, hindi totoo ang Yahoo eh. Dito na tayo. Basta dito yung podium. And then, please greet all the Carnival fans. Ano ba tawag sa ano? Saan? Carnival fans. Peria. The Periatics. Tawag sa Carnival fans? Oo. Periatics. Kasi, di ba meron yung... yung TNT Nation, mga gano'n. Wala pa at meron na ba? Wala pa. Mag-isip tayo niya, mag-isip tayo. Carnival. Carnivaloholics. Basta sila na, yan. It's your chance to say hello to them. Hello sa mga fans ng Kia Carnival. Salamat sa mga supporta nyo. And sana patuloy nyo pa kami panoorin sa mga games namin. Thank you. Sa Clark ba tayo? Oh, sa Pampanga. Invite mo sila. Ne, before that, Tuesday muna. Against Blackwater, kalaban namin. In Pineta, Astrodome. And then on Saturday, against Pure Foods sa Pampanga. Sa Subic, ha? Punta kayong Subic. Subic. So, yung mga taga-Subic, abangan nila. Subic ba Pampanga? Pampanga. Pampanga. Madedefault na nga eh. Check ko pa naman yung schedule ulit eh. Madedefault na nga. Harap ka dun sa... Wala ko nakikita tarpaulin nung game. Dun sa... Dun sa dulo na S6. Mayroon ka sa Anbaya, Ulayin nyo kami dun. Thank you. Thanks, Ali. Thank you kay LA Revilla. Good luck to all your games except against us. At saka good luck kay Denden as a result. Para sa bias. Hindi ka pa pupunta. Siyempre hindi. Games ka dito. Pero soon na yan eh. Panonoodin natin yan. Siya mapalabas naman sa TV. Okay. So thank you, LA. And thank you, bros, for joining us for another edition of The Bro Show. See you next week. Okay. Gyoza time. Last piece. Last piece.